My name is Giselle de Erdogan. Nagluluto ka pa. Tayo na lang at ang namamlansya. Kanya na ba kuloy mo? Kung higog maon ka sa tinudog ay nati kang gusto. Ikaw na taon di hadudong. Wala pa ni mo na kita akong pahiyom. Ayaw sa lain kay masakit ang raka. Tinud anay nga gugma ang dam na kung ahatagan ka. Ikaw na taon di hadudong. Sa iyahang ay nabaglaon. Naara ko apa na kulang gihilom. Ayaw sa iya sa kura makita ni Vinna. Hi everyone, go. Hi everyone, my name is Giselle de Erdogan. Hello everyone. Hi everyone. Blink in a buhay. Hi everyone. My name is
My name is Giselle De Ortohan. I'm 12 years old. I'm 12 years old. I'm 12 years old. So pinag-uusapan po namin yung pagsali po ni Giselle sa Little Mr. and Miss Science. Ayan. So siya po ay pinasali po ng kanyang teacher. Nag-meeting kami nung last week at syempre pumayag din naman ako mga ka-love. Tapos ito po ay palakihan lang po ng pera at syempre sa amin po is baka ano lang, i-enjoy lang namin yung pagsali po ni Giselle sa Little Mr. and Miss Science po. Ayan. So yung first and last canvassing is September 25, 2023, at yung coronation ay this coming September 28, 2023. Ayan. Abangan nyo po yung vlog namin dyan sa pagsali po ni Giselle ng Little Mr. and Miss Science po sa kanilang school, sa Dahikan Elementary School. Ayan. At sana po supportaan nyo po si Giselle. Actually, binigyan po kami ni ma'am po ng mga ito po, like ito po mga kalaba, sobre, dahil syempre pag may mga nag-sponsor daw, ayan, so si Ate Jareline po is pumunta din po si Ate Jareline sa mga ninang po ni Giselle. Tapos meron pang paano kasi palakihan daw ng pera, pero kung ano lang po yung maaabot natin, yun lang. Kung hindi maging Little Miss Science si Giselle, okay lang. Ayan! Ang gagawin natin ngayon, Bea, ay magawa po tayo na gagawing feeding tray para malaman natin babe, na kung madami ba yung paglagay natin na sugpo, kung madami ba yung mga survive talaga sa para ma-monitor natin kapag may feeding tray. Yun talaga yung plano talaga namin makalabang gagawin namin ngayon ay magawa po talaga kami ng feeding tray para malaman natin kung madami ba mga survive sa paglagay natin ng sugpo. Kasama ko pala si Nuli. So ngayon doon tayo kukuha ng bambo para gagawin natin ganun, no. Parang lang siyang sapyaw makalaba. Sapyaw. Hindi ko pa alam makalab kung ano ang feeding tree, kaya ito malalaman ko din po kung ano po, kasi 'di ba first time po namin mag 'di ba first time natin mag-unang first time nga. Unang sugpo. First time din na magawa kami ng feeding tree makalab, kasi nakikita ko na naman noon makalab, nung nandun pa kami sa Pispan, yung papa ko talaga nagbabantay, sila po yung nagawa. Pero ako talaga ngayon first time, ako talaga mismo ang magawa ng feeding tree ngayon. So malalaman natin makalab kung magawa ba natin yan. Okay lang yun, at least magawa natin yun ang paraan. Tara.
So ito na po yung Kawayan Makalab, gagawin nating feeding tree Makalab, no, para malaman natin Makalab. So ngayon ay gagawin na natin, tara. Ayan na po Makalab, ito po yung itsura Makalab, ito yung parang igaganon mo lang yung Kawayan Makalab, pinurma ko talaga ng parang cross, tapos tatalian dito ng nylon dito sa gitna, tapos dito din. So malalaman nyo yan mamaya. At inalian ko dito sa gitna Makalab, iganon, ginaganon ko Makalab, pinatay ko na para hindi na mababad po yung tali niya. Ngayon po ay tatalian naman taga dulo Makalab dito. Ayan, dito din. Apat sa may dulo talaga tatalian para gumaganon yung kawayan, no. Gumaganon, no. Para mag-curve. Oh, para mag-curve. Diba? Huktag yun, huktag. Bawag ka pa. Sige, ano. Hindi naman siya napat. Ano lang siya lalagod rin. Kaya parang ang neat. Tuyok lang siya. Kaya yan kung ano na pukot. Diri naman sa kilid niya pukot. Kaya naman lang yan. Ano gani? So yun Makalab, ito na po yung feeding tree natin Makalab. So disclaimer Makalab ha, hindi kayo magbas kasi ito mga Kalab, first time pa lang namin Makalab na gumagawa talaga ng feeding tree, no. Yes, putyo-putyo lang. Putyo-putyo for the vlog. Yes. Ayan, so instead na bibili tayo, Bino. Oo nga, hindi na lang kami bibili kasi marunong naman ako pero hindi gaano ka master Makalab, no. Temporary lang, oh. Tapos mas tinuruan pa nga si Francis ni Nuli. Oo, oh, na Nuli, magaling. So, Miss Nuli, oh. Ayan na. So, ayan Makalab, natapos na po yung paggawa namin ng feeding tree Makalab, no? So, ito po. So, ngayon ay lalagyan na po namin ng net. Ito po yung gagawin nating pangtakip natin dito sa feeding tree Makalab para yung sukpo hindi makawala. Gumaganon lang sukpo kapag ililibahin mo, ay yung sukpo dito lang, oh. Dito lang. Gumaganon lang yung sukpo dyan. Gunting, diba? Ay, tinahira ni style nun. Dama lang ba? So, naimo. Pagka, hindi pilar may feeding tree, no? So yun Makalab, natapos na namin paglagay ng net Makalab, tapos linagyan na din namin ng bato para hindi na kami magbalik-balik yung paggawa namin ng ito Makalab, feeding tree.
Ayun, nilagyan po ng bato. Bato po sa may kadadulo niya po, makakalab sa gilid. Para syempre kapag inilagay po ito, isa lang hindi ito maaanod makakalab. Baka steady lang po siya kung saan po siya nilagay. Ayan o, oh, diba? Sala. So anong pwedeng ilagay nito, B? Wala. Pagkain? Sapal, o. Oh, sapal. So, ilalagay ilang oras or ilang days? Saglit lang ba? Saglit lang yan. Mga 15 minutes. Gabi or umaga? Pwede gabi, pwede umaga. So, ilalagay natin yan mamaya, mamayang hapon, para sure tayo makahuli. Oo, i-monitor natin kung ilan na po yung mga naano natin, mga kalab, no? Kung gaano na sila kalaki. Ayan. So, kibali, itong apat mga kalab ay lalagyan po lahat ng net po. Lagyan mo rito. Kung wire, ito yung sugpo, pumapasok. Libahin mo. Liman mo. Inaway. Sis. Uy, sugpo, bato! So yun mga kalab, ito na po yung ating feeding tree sa ating mga sugpo. Ayan. So apat po yung ginawa namin dahil syempre, try lang naman mga kalab, no, para syempre mas ma-monitor natin kung gaano na po kalaki po ang mga sugpo. So hindi namin ipakita sa inyo kung gaano na ba sila kalaki, diba? Then actually, wala din kaming paddle well at yun, correct me if I'm wrong, mag-comment kayo kung ano tamang pagbigkas nun, paddle well or ayun. Pero nilagyan po namin doon ng mga similyang bangus po para syempre meron din naman gumagalaw-galaw sa fish pan. Ayan po. So apat po sila. So hindi po mga professional sila Francis na gumawa nito. Talaga tinatry lang nila. Pero medyo okay na din siya. Kaya ito po is pupunta tayo mayat maya sa fish pan dahil ilalagay po ito para makita din natin kung ano na ba ang ganap sa ating fish pond. At doon po tayo kakain, matutulog hanggang umaga. Mga ganap po sa fish pond. Yun lang naman po kasi doon po kami nagsimula, di ba? So ayan mga kalab, dito na po tayo sa ating bahay kubo at ngayon po ay nilalagyan po ni Francis po ng palatandaan mga kalab. Ayan ito, nilagyan po ng ice bucket po, di ba? Kasi kapag ito itinapon, so syempre malalaman natin kung saan nilagay. Kasi meron pong palatandaan mga kalab na ice bucket kasi lilitaw lang po ito. So ito po yung palatandaan natin mga kalab. So itong pataw mga kalab na ice bucket ay galing po yan sa panggal mga kalab. So kinuha ko lang para may palatandaan tayo, no? Tinali ko dito. Kasi dyan natin nilagay dyan sa mismo sa may lalim na sa ilalim ng fish pan natin makalab. Kung saan po yung mga malalim na sa banda, doon natin ilalagay ito para malaman natin kung may makukuha ba tayo. Sobrang dami po ng mga insect po na lumilipad sa ating ano dahil sobrang ano po niya. Kayo na nanonood mga kalab, kumusta po ang quality po ng ating video camera, yung ating camera, kung okay lang ba siya sa gabi, ayan. So dalawang LED light po yung nakatapat po sa atin at nag 4K to 30 resolution po tayo. So ngayon mga kalab, ang sasakyan natin mga kalab yung bangka, ayan po yung bangka, oh. Ayan Lily. Yes. Kukunan natin ang tubig kasi medyo nalunod na yan. Yan po ay bigay po ni Mama Bibi. Ayan. Yan po ay bigay po nila. 'Di ba bangka natin yan noon, B? Hindi. Hindi yan yung isa? Hindi, wala na. Ay iba pala yun, no. Tira na. Ayan, so yan po yung sasakyan natin. Napaka-enjoy po sakyan po ang bangkang yan, mga kalab.
So ngayon po mga kalab is ilalagay na po natin yung ating apat po na pa-feeding tree mga kalab. Ayan, akala ko feeding program. Ayan, so excited ako mga kalab. Ang oras po ngayon is alas 6 po ng gabi. At lilibahin natin ito is ano ba? Alas 8. Alas 8 ng gabi mga kalab. Yun na po. Pagkatapos na kumain natin. Yes, pagkatapos natin kumain, lilibahin na po natin. At i-reveal namin sa inyo kung gaano kalaki ang ating mga sugpo. Ito na. Sige na, putang ito ko. So let's go! So ayan mga kalab, nakasakay na po tayo sa ating bangka at napaka-struggle natin for today's video. At syempre, so para makuha po ang mga sugpo, so syempre kailangan po natin lagyan po ng mga pain na mga niyog po mga kalab na kinagod kong sa Bisaya pa. Kaya ito po. Ito po yung lubi oh, ilalagay natin dito. Maramihin natin lagay dito para. Ayan, ilagay po mga kalab. Ganyan pala, kakainin pala nila yan, B. Kainin yan nila mamaya. Ayan, ilalagay na po. Kiyot. Unload mo muna. Dapat lagyan mo ng lagayan sana, B. Dapat lagyan mo ng ano. Siyempre, lilitaw talaga yan. Oh, diba? Wala ang laman. Dapat nilagyan mo ng ano, B? Itong parang ito, net din, B. Oh, ha? Net. Na. Mission failed. Sige na, sige na. Kanina isang, ganun, sara. Dito na, buta na lang, net. Asan, parang ay, asan yung, ba't dalawa lang yan? Ah, isa na yun. So, babalik kami makalab kasi ilalagyan po namin ng net, o diba? Akala mo siguro, B, lulubog. Pag isirat ko, anda. Ulo ka, net, nol. Ayan, so palpak po yung unang ano natin, mga kalab. Ayan, mababasa na naman tayo nito for today's video. Kasi diba, first time naming mag-ano po ng, Lalong. First time naming maglagay po ng ano nito. Lukon. So, ngayon po, para pumasok po yung ating sugpo, makalab, para effective talaga yung ating paglagay ng feeding tree makalab, no? So lalagyan muna natin ng ito net na dito lalagyan natin yung pain para hindi mawala agad yung pagkain nila. Oh, dami oh. So ang ilalagay po pala na pagkain ay ano po makalab? Niyog lang. Niyog po, kinagod sa Bisaya pa. Ayan, nilagyan na po ng ano. Dapat itali mo yan, B. Itali nga agad. Ayan. Yan, itatali dyan. Sure. So yan pala yung kakainin ng mga sugpo, B. Ayan. Ayan o, tinali ng mga kalab. Diba ano kaya ang epekto nito? Uban na, B. Ha? Kinauban. Turuhan to, isa no, butang ano. Ayun na. Ayun na, dito na to eh. Ulo. Asa? Gamit mo na ako. So ayan po, naitalay na po lahat. Ngayon po is pupunta na po tayo sa ating destination para syempre malagay na po. Ayun, may nakita ko po yung ano yun, B. Pasayan? Kipon mga kalab. So dito lalagay natin yung isa. Diba? Okay ba, B? Okay kayo. So dito ilalagay natin yung isa. Pangalawa na to. Yung pang last naman dito natin ilalagay to. Para malaman natin kung dami pa. Chago. I-review natin makalab ulit kung mawawala ba yung pain niya. Andiyan. Pak.
So ayan, sa wakas makalab na ilagay natin lahat yung ating mga feeding tree makalab, sana may mahuhuli tayo mamaya, no? Depende sa imo. Laban mo? Natingalay ako. So, nagkagumay kami sa unap. Kami na yung tirada, so nabalik sunit. Eh, marapag. Sos piso-piso. Marapag ko. Ano na eh. Rabbit ko sa una. Dumbul-dumbul. Ano ka na? Boto ka na. Ito, kilit kayo. Yeah. Magluluto po si Francis ng lechon manok. Ayan. At ito po yung lechon manok po ni Francis. Ay, diba? Natanga ito. Tawan ko kung manok mo to ni Francis. Manok mo to, B? Manok ko yan kasi sobrang laaga na yan. Actually, binili niya ito mga kalab. Hindi naman ako maniwala na sa kanya to. Eh, kasi never naman niya magluluto ng manok kung sa kanyang desisyon talaga. Magluluto lang yan kapag mga may importante na bagay. Pero ito, halata na ano mga kalab, binili niya talaga. Kaya ito po ang ano po, siguro soon magninegosyo po si Francis soon mga kalab ng manok ni Manong Francis. Tatag ito ko. Ito yung manoking. Taren. At tingnan niyo po yung lechonan dito mga kalab. DIY lechonan po. Tingnan niyo. Oh, di ba? Sino ka diyan? Dio, good ka. Nanad mo lobo ang dinaya ni pre. Tait nga ina. At ito din nagluto din ako ng ito, karning baboy makalab, adobo. Adobuhin natin kasi alam ko na hindi talaga mahilig yung baby ko kumain ng manok na lechon. Hindi mahilig. Ayan po, doble po ang ulam ngayon at bukas back to Ginams. Ang naglilechon po dito ay si No Limit Tanghiri. Ayan po si Usting. Hi mga kalabs. Giselle. Singin-tingin lang muna tayo ngayon kasi ito yung magtutuyo. So yung ating lechon na club na ano kasi na itim na. Eh mamaya pupuha yan. So yun mga club, naluto na po yung ating ulam na lechon manok. Ayan po, Bisaya po to. Yes, Bisaya po na alimang manok mga club. Sun babo. Pak, may pahila for today's video. So ayan mga kalab, naluto na po yung ating lechon manok, no? So lalagyan muna natin ng suka. Ito po yung gawa po na akin itong mga kalab yung suka. Gawa po na akin daw yung mga kalab. Halata talaga na, gutom talaga siya ba? Ayan, nilagyan na po ng suka. Na ginawa po ni Francis yung suka. Ayan po yung ano suka na akin. Huwag mo na plato lagi, Bing.
po, mas. Yeah. Ano na, upat na. O, nakuha, magiging mo rin, oh. Naniguro na si Jessie. Ayan, kainan na. So, dito lang po kami kakain, mga kalab, sa sahig. Kasi, syempre, naanad kami, mga kalab. Nasanay kami. Kain na tayo mga kalab dahil gitim na tayo ngayon. Alam nyo na, sarap ng ulam mo. Baka magpalitsun kayo mga kalab, tawagan nyo lang si Francis. Magaling yung maglitsun. Oh, let's. Sige nga si Maestra Sil nga. Ano sa man yung gown? Mayroon, ma'am. Gown daw? Ako daw. Ulam sa doon, ha? Ano na? Bala ka kung sa kwan mo, istorya. Sa mga nagsasabi po ang kataba na po namin, hindi talaga maiwasan na mag-diet kami dahil dito sa amin, sa fish pond, mahirap po ang mga gawain dito sa fish pond. Tapos, medyo ano din siya, nakakapagod dahil nabibilad ka po sa araw. So, hindi pwedeng hindi ka kumain dahil kain lang po ang puhunan namin dito. Kapag hindi kami kumakain, wala kaming lakas ng katawan kung hindi kami kakain ng bongga. Kaya sa amin dito, lahat kami matataba. Kuha sa unang guys. Tibi-tibi siya kaon. So yun mga, dahil tapos na tayong kumain mga lab, ay ngayon ay titibawin na natin yung ating feeding tree mga lab, para malaman natin kung may makuhuli ba tayo. So, diyan na natin, yung kung may mahuli tayo, dadali natin dyan sa mismong kubo natin para dyan ninyo ipapakita ko sa inyo. Tara. Ito na nun, ito nun. Ay, gispatilos yun yan. Kapag malapit na tayo sa feeding tree makalabay, hindi mo natin pailawin yung ating lead light para hindi gumagano ng lukon. Sugpo, para hindi gumagano, no? Kasi maidla sila. Wrapper kasi sinabi. Ha? Hindi sila gumagano. So ayan, sasabi ni Francis is kapag malapit na tayo doon, okay lang pailawan yung flashlight ko ni Francis, pero di yung ano natin, lead light po natin na nandiyan sa sobrang lakas mga kalab. Ayan, meron pong cellophane po si Francis dyan na nilagyan po ng tubig dahil dyan po lalagay yung mga kukuhang sugpo. So for the go. So ayan, nandito na po tayo mga kalab. Ayan na po yung pataw. So titingnan natin. So pwede na siyang i-ano be. Tingnan natin kung meron ba. Light na, be. Ala, yun o, may lukon, be. Yun o. Lirit to oran, ambak. Tumalun siya, mga kalab. Ambak, man. Meron kami nakitang, ano, kanina. Doon na tayo doon. So, punta tayo doon sa kabilang, ano, mga kalab. Kasi ito yung unang nalagyan po natin na ng ano mga kalab, niyog. Ay, pero hindi po na ibalot po ni Francis yung niyog. So doon tayo sa kabila. Okay. Pero merong nakuha po yun mga kalab. Yun nga lang, medyo nakawala bigla. So ayun, nandito na po tayo sa pangalawang libahin natin mga kalab. Ito. Ayan mga kalab, wait lang. Ayan na. Gumagapang. Ayan. Meron, Bi? Wala, isa. Bi? Ayan, titingnan natin mga kalab kung meron.
Asan wala? Nakaambak. Na. Hindi effective yung ano mo, B? Plano mo? Mission failed? Hindi palpak, mga kalav. So, andito na tayo sa ano, pangalawa, pang-apat po na ano, Meron? Nakamatay. Wala pa rin, mga kalav. Uy, mission failed. Bakit kaya hindi mag-ano? Ingano din na, B? Try lang namin, makalab, kung may mahuhuli ba tayo, kasi yang kapag maglagay talaga ng sugpo, kapag hindi pa sila sanay kumakain ng ano, kahit ano yung ilalagay mo, yan, minsan lang talaga sila pumapasok. Pero pag masanay na sila kumain, yan, pumapasok talaga yan. Try lang natin to. Banisil yung pumapasok, mga kalab. Wala, B? Balik-balik. Ayan, wala, mga kalab. Ito lang, magdakop na tayo. So ngayon, makalab, dahil wala pa tayong nahuli na pumapasok sa ating feeding tray, makalab. So, hahanapan ko kayo, makalab, na sample talaga sa aming sugpo. Doon, madami talaga dito, pero hindi pa lang sila nasanay kumain ng sapal. Gusto nila litsun manok. Ayan, sayang. Dunggo. Maghahanap na po si Francis ng sugpo kung meron ba. Ayan, parang may nakita si Francis. Ayan. Yeah. Ano ba? Mabilis daw tumakbo. Gagari. Yan ito, nakalaki. Ayan, mga kalab, ayan na. Yan ito, nakalaki. Ang laki na nila, mga kalab. Tingnan nyo po. Ang laki na. Yan nga, nalaki-laki. Pasensya sa aking kuko. Beta, baba. Taba naman sila, Bio. Ha? Napakagahi. Ipaano mo sa, ipadikit mo sa mukha mo, Bio, kung paano malaman nila kung gaano nakalaki. Yan ang mga kalaki. Ang laki na. Wild. Wild M. Lalagay. Ganito ang sila kalaki, makalab. Naging isang buwan pagaling. Sila ay isang buwan pa sila ngayon, mga kalab. Sila po ay magdadalawang buwan this coming October 5. Ayan, di ba? As you can see po. Yan, mga kalab. Oh. Ay, look on you kayo, mga kalab. Oh. So, ayan. Ito ay ipapaano natin, mga kalab. Ayan. So ngayon, mga kalab, dahil wala po tayo nakuha na sugpo, mga kalab, na pumapasok sa ating feeding tray. So ngayon ay manunulo muna kami ng crabs, mga kalab, kahit ano, basta o maibinta namin para pambili ng pagkain namin bukas. Tara. Ipapakita ko lang sa inyo mamaya, mga kalab, kapag makauwi na kami dito, mga kalab, para hindi na kayo ma-disturbo pa. Tara. So yan, makalab, may ito po yung nahuli namin kanina, makalab, nung nanunulo kami ng crabs. Ito po yung nahuli namin. May babae at may lalaki, may bakla. Ayan. Taba to. Matataba, bae. Pinili lang namin yan. So ayan po, makalab. So kung napansin nyo po, hindi kami masyado kumuha po ng mga alimango dahil syempre naglagay kasi kami dyan ng mga sugpo, tapos medyo na ano kami, baka madisturbo sila, baka ma-stress, ayan. Pero ito, itinanay po ni Francis. So ayan, nakakuha tayo dito. Try lang naman ito. Yan, mga kalab. Nakalubog yung tubig. Pero this coming mga ano siguro, mga kalab, October or November ata. Diyan na siguro kami magbabalik na magbenta po ng alimango. So, it's time to sleep na po dahil ang oras po ngayon ay alas 10 na po ng gabi. Ayan. So, dito talaga kami natutulog.
kundi kung hindi kami makakatulog dito, si Usting po yung pinapatulog namin dito dahil hindi talaga pwedeng hindi talaga pwedeng walang tao talaga dito dahil meron po tayo nilagay ng mga sugpo. Ayan. Kaya bukas na natin nilibahin po yung mga ano doon, mga feeding tree po mga kalab, kung sana nga dapat mga kalab na meron ano. Kaya hindi sila nakapasok dyan kanina dahil meron parang lumot doon mga kalab sa kabila. Kasi ito mga kalab, bago namin nilagyan po ng sugpo, itinisid muna namin. Nung nag-harvest kami, pinatay lahat po ng mga isda, kaya pinalabas. Pagkatapos mga ilang araw, so tsaka na namin siya nilagyan po ng mga sugpo. Kaya nagkakaroon ng lumot at doon sila sa bandang doon sila nagtipon-tipon. Kaya bukas sana meron.